Magandang umagatang halihapon gabi sa inyong lahat mga bes. At gumagana na si Red. Magana na uli. Battery lang naging problema niya. Akala ko merong ibang sira si Red kaya hindi siya gumagana. So bago yung baterya niya. At yun lang. Ito hindi gumagana. Hindi ko alam kung paano ko pagaganahin. Itatawag ko sa dealer bukas para tanungin kung paano nila mabubuksan to o paano ko pagaganahin to. Kasi dahil nga nagpalit ako ng baterya. So yun, hindi ko alam. Pero gumagana uli si Red. Woohoo! Kaninang umaga, mga bes, nag-grocery kami. Bumili kami ng makakain namin ng isang linggo. Tapos, tumingin na rin kami ng mga vitamin. Kailangan namin kasing bumili ng vitamin para sa mga parents namin. Sa mga biyanan ko, saka sa mga magbulang ko. Kailangan nila kasi ng mga vitamin C at iba pang vitamin na pwede namin ipadala sa kanila. Yun, pumunta kami una sa superstore. Wala kaming nakitang vitamin C. Naubos na rin yung ibang mga stock nila na tissue paper, yun, hand sanitizer, alcohol, wala sila. So, puro pagkain lang yung nakuha namin doon sa superstore. Tapos kanina rin, pagkatapos ng superstore namin, pumunta kami sa Walmart. So, may nakita kami sa Walmart na vitamin, Centrum, pero wala silang vitamin C. So, kaya kumuha na ako ng ganon para na rin sa mga parents ko, maliban sa vitamin C. Kailangan nila ng ganong vitamin, yung A to C. Yung pangatlo palang pinuntahan namin is yung London Drug. Wala kaming nabili ron, kahit anong vitamin, wala kaming nakita. Kailangan kasi namin humarap ng vitamin C dahil yun ang mas maganda na panlaban sa sakit, lalo na dito sa sakit ng coronavirus, diba? Yun. Dati, gantong oras, marami ng sasakyan dito. Ito yung South Common. So, yan. Makikita nyo yung mga outlet dito. Yan, katulad ng Guess, Calvin Klein, Nike, at iba-iba pang outlet. So, makikita nyo dito sa parking lot na to. Dati, punong-puno to. Ngayon, dahil sa coronavirus, kaya ito. Empty. Close lahat ng store. Usually dito na namimili yung mga tao kasi dito mas mura mga outlet kaysa sa pumunta ka sa mall. Dito mga outlet dito medyo mura. Kaya
dito sila namimili. Pero ngayon, wala. Hey, hi! Hey, hi! Hey, please. Malaki tong area na to. Lahat ng halos maraming outlet. Iba-ibang brand. So, mayroong Sport Check, mayroong H&M, Adidas, halos iba-ibang ano outlet talaga. Pero ngayon, saratong lahat niya. Yan, kahit mga sasakyan, limitado rin. Parang meron silang ano, social distancing. Pati sa sasakyan may social distancing. Pati ano, sasakyan may social distancing. So, color-coded pa yata. Pero yung tren, walang social distancing. Meron, ayun o, nakainto. Ibig sabihin, meron siya. Hindi, yung mga tangke nila, hindi wala. Oh. Tabi-tabi. Dito kami sa Shoppers Drug Mart, hahanap ng vitamin para sa mga patatumba sa Pinas. Agaya ni mami ko, si daddy ko, si mama Clara, si papa Tommy. Hindi naman ganang matanda. Sila matatanda. Kaso, nagkakaitan na. Shoppers Drug Mart. Hanap tayong vitamins yan. Saka hand sanitizer. Ang dali. Hawakan mo yung itlog ko. Hawakan ko yung itlog mo. Baka nakasag. Tabi ko. Hawakan yung itlog. Tapos yun. Sa Rexall, nakakita kami, halos talagang nandun pa, marami. Siguro dahil yung mga taong bumibili is gusto nila pag pumunta sila sa isang store, kasama na dun yung pagkain, kasama na dun yung bilihan ng vitamin. Doon sila nag-focus. So dito kasi sa Rexall, drugstore siya. So puro gamot, puro ano lang yung tinitinda nila, mga vitamin o kung ano man
na kailangan pang medical o kung anuman. Nakabili kami ng vitamin para sa mga parents namin. Nakabili rin kami ng vitamin sa mga bata, sa mga pamangkin niya. Hindi natin masasabing panic buying siya. Nataon lang na talagang marami lang ang taong bumili at konti na lang yung stock. So hindi siya panic buying. Siyempre maraming naghahanap, maraming taong bumibili. Parang hindi na kayang supplyan sa dami ng tao na bumibili. Hindi na kayang supplyan ng mga store dito na nagtitinda ng mga vitamin C. 2,000 years later. Ito, papasok na ako. Isa sa mga frontliner. Walang day off, day off. Walang day off sa kanila. 9 hours a day, 7 days a day. Yung isang frontliner. Ayun pala. Ayun pala yung isang frontliner. Yun. Proud ka sa kanila dahil isa sila sa mga frontliner. Nag-aalaga sila ng mga matatanda dito sa pinapasokan nila. So, yun. Proud ka, pero syempre, di ba? Matatakot ka dahil nga sa nangyayari ngayon. Baka isa sila sa mga, ano, huwag naman po sana. Yun, ingat lang yung mga nurse, doctor. Yan, katulad nila, healthcare aid. Mga bumbero, kung mga pulis. Yan, ingat lang. Dahil, yun nga, hindi natin alam kung saan ang gagaling yung mga sakit dahil nga hindi rin natin talaga alam kung sino-sino yung meron saka sino yung wala. Pero yun, proud ka dahil malakas ang loob nila, di ba? Proud kami sa mga ginagawa nila na kay Fritz. Proud kami dahil nga kahit na alam niyang delikado, ginagawa niya yun yung tungkulin niya bilang isang healthcare aid na tuloy-tuloy lang. Kahit alam niyang delikado, tuloy-tuloy pa rin. Kaya kayong mga nurse, lahat ng nagtatrabaho na frontliner dyan, proud kami sa inyo sa ginagawa nyo sa mga tao, sa lalong-lalong sa mga pasyente nyo, sa mga tinutulungan nyo may sakit. Proud kami. Kaya, ingat kayong lahat. Ingat. At ingat din, Fritz, ang aking may bahay. Ingat din.